video, you will learn about spore-bearing and cone-bearing plants. So ano ba yung mga spore-bearing plants at mga cone-bearing plants? Ano yung pagkakaiba nila sa iba pang mga plants? Paano sila nabubuhay? Paano sila dumadami? At ano yung kanilang mga life cycle? So yun yung pag-aaralan natin. Let's start! Okay, so first, what is plant reproduction? It means yung pagre-reproduce or pagpaparami ng mga plants. Okay, so sa mga animals, gumagamit siguro ng mga male and female na mga reproductive system para makapagparami. So sa plants, paano kaya? So most of the time or karamihan sa mga plants ay gumagamit ng kanilang mga seeds. So saan ba mula yung mga seeds? They are from yung mga fruits. At yung mga fruits galing naman yung sa mga flowers. So most ng mga plants na meron mga flowers ay nagkakaroon ng mga seeds. Okay, at yun yung ginagamit nila para sila ay makapagparami or dumami pa yung kanilang mga lahi. Pero paano kaya yung mga plants na hindi naman nagkakaroon ng flowers? Syempre, hindi din sila nagkakaroon ng fruits at hindi din sila nagkakaroon ng seeds. Paano kaya sila dumadami? So yung mga plants na yun ay yung mga cone-bearing and spore-bearing spore-bearing plants. So, paano kaya sila dumadami? So, yun yung ating pag-aaralan. So, here are the spore-bearing plants. So, meron tayong ferns, common club mosses. Ito yung common club mosses. Then, mga mosses, ito ay matatagpuan doon sa mga basa na mga lugar. Halimbawa, sa mga tabing ilog, doon sa nakikita nyo ng mga bato na basa. Itong common club mosses, ito ay sa lupa, madalas nakikita. And then, ito naman ay mga algae, yung makikita mo sa mga halimbawa yung mga lawa o kaya sa stagnant na water na present sila. So, these are spore-bearing plants. Hindi sila nagkakaroon ng flowers. At syempre, walang flowers, wala din silang fruits at seeds. So, saan sila umaasa para sila ay makapag-reproduce or makapagparami? So, alamin natin. So, again, ito yung mga spore-bearing plants. So, again, wala silang flowers, fruits, and seeds. So, they rely or umaasa lamang sila dun sa kanilang mga spore. Okay, itong nakikita nyo picture dito sa baba. Okay, ito ay picture noong leaves ng fern, at doon sa likod ng leaves ng fern ay merong mga ganito mga maliliit na mga kulay black. So nasa loob niyan yung mga spore. Okay, yung spore, they can be compared doon sa mga seeds. Okay, pero magkaiba sila. So spore are tiny cells that do not need fertilization to mature. Okay, yung kasi mga flowers, kailangan nyo ma-fertilize para mag-develop sila into fruits na mayroong mga seeds. So itong mga spore, hindi na nila kailangang ma-fertilize. Yung mga nasa loob niya na mga parang mga alikabok, yung mga spore, okay, yun ay mga na-fertilize na at ready na sila na mag-develop or mag-germinate at mag-develop into a new plant. So again, they are comparable with seeds and they grow in capsules. Okay, yung mga spores, they grow in capsules. So sa loob niyan, yung mga nakikita nyong black, yun yung mga capsule at sa loob nun, naandun yung maraming mga pore. So paano sila natatanim? They can be carried by water. Halimbawa, umulan. Okay, so nalalaglag yung mga, or nabukas nalalaglag yung mga parang mga bilog na yun, naalamin natin kung ano bang tawag doon. So yung mga bilog na yun ang tawag doon ay mga sorus. Okay, sa loob nun ay yung mga sporangia or mga spores. Okay, they are carried by water, wind, pag nahanginan, o kaya naman kapag nadadagil ng mga animals. Mapapatanim sila dun sa lupa and they will develop into a new plant na. So, dun sila umaasa pala yung mga spore-bearing plants. Kaya nga sila tinawag na spore-bearing, ibig sabihin, meron silang spore, ang bearing may dala. Okay, so nagdadala sila ng mga spore at yun yung ginagamit nila to reproduce or makapagparami. So those are spore-bearing plants. So paano naman siya tumutubo? So ito yun. Kung makikita nyo or may nakita na kayo ng mga ferns, ayan kung nakikita nyo itong parang GIF or GIF. Okay, nag-uumpisa yung pagtubo niya. Okay, from fiddlehead, simula dun sa roots, nagde-develop or nag-unfold, ayan kagaya nung nangyayari doon sa video, o parang naka-fold muna yung mga leaves, then na-unfold, unti-unting bumubuka or lumalaki. Ayan, kapag ganun pa lamang siya, naka-fold, ang tawag doon ay fiddleheads.
And then kapag nakabuka na talaga siya, nag-mature na yung mga fiddleheads, ang tawag naman doon ay mga frond. Okay? At doon sa ilalim ng mga frond sa bawat mga leaves na andun yung mga sporangia, yung mga spores doon sa loob nitong mga sorus na ito. Okay? So yun yung parang nangyayari sa mga spore-bearing plants or kalimitan sa mga spore-bearing plants. So paano naman siya lumalaki or ano yung life cycle ng spore-bearing plants? So we can start from dun sa mga sorus, o yung sorus ay yung cluster o yung tumpok-tumpok ng mga sporangia or mga spores. So sa bawat bilog na yon, meron siyang laman ng mga spores. Okay, ang tawag doon sa isang bilog ay sporangium. Okay, or pag siguro madami or plural yata ay sporangia. So sa loob nun ay ayun, oh, yung mga maliliit na yun. So sobrang liit lamang ng mga ito, ng mga spores. And then kapag nadala sila ng tubig, hangin, o kaya ng ibang mga animals, okay, mapapatanim sila doon sa lupa. At kailangan yung lupa ay medyo moist para mag-develop siya into a gametophyte. So yung gametophyte ay parang heart-shaped na dahon. So tinutubuan yun. Nagde-develop itong mga spores, nagkakaroon ng ugat. Ayan, at nagde-develop into a gametophyte. So magkakaroon ng rhizoids or yung parang kanyang mga ugat. At naandun sa gametophyte yung female at male na parang reproductive organ niya. So yung male dito ay yung antheridium. Okay? So yung female naman ay archegonium. So nandito siya sa bandang taas. Okay, yan yung magde-develop kasi into a yung bago ng plant or yung mga dahon. So ang mangyayari, maglalabas ng sperm or ng parang sperm nga itong maglalabas ng sperm itong antheridium, at yung sperm na yun papasok dito sa egg ng archegonium. And once na nakapasok na yung mga sperm cell dito sa egg ng archegonium, so magde-develop na yung egg into an embryo. Okay, so yung egg na yon magde-develop or mag-form ng maraming mga cell, maghahati-hati siya sa maraming mga cell hanggang siya ay maging malaki na at maging na siyang embryo. So after nung maging embryo na siya, so dito na siya, ayun, naging sporophyte na yung embryo or parang isa na talagang dahon. Okay, or isa na talaga siyang tunay na plant. So sporophyte yung kasunod. And then kapag lumaki pa at marami pang na-fertilize na mga egg, na-fertilize yung mga archegonium gamit yung antheridium. Yung antheridium yun yung male or lalaki. Yung archegonium naman ay yung female or babae. So kapag marami nang naging embryo, yung gametophyte, so magiging mature na siya na or adult na na sporophyte. Ayan. So nalaki na, nagde-develop na ng marami yung mga fiddlehead, so nagiging silang mga fronds. At doon sa mga fronds na yon, present na din yung mga sorus or yung may mga laman na mga spores, at patuloy at uulit lamang yung pangyayari. Kaya nga siya tinawag na cycle, ano, pabilog or paikot na nangyayari yung kanyang buhay. So magpo-produce uli yung bagong plant ng sorus, maglalabas ng spores, mapapatanim sa lupa. And then, ayan, ma-fertilize, magiging embryo, and then magde-develop yung isang spore na yun into a sporophyte, and will develop into an adult sporophyte na siya naman, again, na maglalabas ng spores para maging bagong mga plants. Okay, so sa process na yun, kapag paulit-ulit na nangyayari yun, marami ng mga spore-bearing plants or mga ferns or mga mosses na nabubuo sa kanyang mga paligid. At yun yung paraan kung paano siya ay dumadami or nakakapag-reproduce. So yun yung about sa spore-bearing plants. Next one naman ay ang mga cone-bearing plants. Okay, so itong mga trees na ito or mga puno, sila ay mga cone-bearing. Hindi din sila nagkakaroon ng flower na nagiging fruits at nagkakaroon ng seeds. So ito mga cone-bearing, cone ang kanilang nabubuo. Okay? At yun yung ginagamit nila to reproduce. So itong unang picture ay pine trees. Okay? Siguro nakakita na kayo ng mga pine trees, ay madalas yan sa Baguio o kaya naman sa malalamig na mga lugar. O meron din namang pine trees na nabubuhay sa mga hindi medyo malamig. Okay, pero siguro nabubuhay na lamang siya or nasanay na siya doon kaya siya ay nabubuhay. Ito naman ay agoho tree.
Okay, so ang itsura nito parang mahahaba yung kanyang mga dahon. Okay, then ang mga dahon pala nitong mga cone-bearing plants ay matitigas. Okay, at medyo makakapal kasi nag-i-store sila ng tubig doon. Okay, and then ito naman kasunod ay cypress tree. Okay, baka may nakita na kayong cypress tree. Ang parang dahon niya ay parang fan o pamaypay. Okay, then ito naman ay redwood. Okay, parang kalahi siya ng pinakamatatangkad na mga puno sa mundo. At kaya siya tinawag na redwood kasi nagiging kulay red yung kanyang trunk o yung kanyang pinakapuno or kahoy. So these are cone-bearing plants na naglalabas naman or ginagamit nila yung cone para sila ay makapagparami or for them to reproduce. So ito yung cone na sinasabi ko sa inyo. Ayan, yung nasa picture. Okay, ito again yung mga cone-bearing plants, they do not have flowers pero meron silang ang mga cones na naandun sa cones na yun yung mga seeds. Okay, at ito namang mga cone-bearing plants na naglalabas or gumagamit ng mga cones, sinatawag sila mga gymnosperms. Okay, yung mga trees or plants na nagkakaroon ng cone at umaasa sa cone para makapag-reproduce, they are gymnosperms. So yung mga seeds nila are naked or nakalabas talaga yung mga seeds. Okay, ito yung cone, itong mga dark na color, nandyan, yan yung mga seeds nila. And then paano sila nagre-reproduce or paano na-fertilize yung mga seeds? Ito yung life cycle ng cone-bearing plants. So sa mga cone-bearing plants, kagaya halimbawa ng pine trees, meron siyang dalawang cones. Yung isang cone ay male or lalaki, yung isa namang cone ay female. So nandun sa female yung mga seeds niya. Okay, and then ang nangyayari kapag mature na itong male na cone, kapag nahanginan, naglalabas yun ng parang mga spores, okay, na pumupunta dito sa mga seeds or doon sa female na cone. Kung nakikita nyo itong parang mahaba na to at may bilog dito sa dulo. So yun yung babae na na-fertilize na cone. So itong mga spores or parang mga alikabok, ayan itong nasa picture o. Pupunta ito, yung mga male or yung mga pollens na yun dito sa loob ng egg, ng female na cone. At magde-develop yun at mag-fertilize bilang isang seed. Okay? At kapag okay na yung seed na fertilize na siya at pwede na siyang maging plant, saka pa lamang yun malalaglag, ayun nalalaglag na siya, and then mapapatanim iyon sa lupa. Kapag nasa lupa na siya, of course siya ay na-fertilize or mature na, it will develop into a new plant or itong young sporophyte pa. And then kapag lumaki talaga siya, na-nurture siya ng environment niya, nadidiligan na arawan, ayan, magiging na talaga siyang isang tunay na tree or isang cone-bearing plant. And then yung cone-bearing plant na yun, halimbawa ito ay pine tree, magkakaroon again siya ng cone, and then ayun, ma-fertilize yung cone, tapos yung isang seed mapapatanim sa lupa, and then magde-develop yun ng iba pang mga cone-bearing plants. Kaya dumadami na yung mga cone-bearing plants. So yun yung paraan ng mga cone-bearing plants para sila ay makapagparami. Though wala silang flowers na nagiging fruits and then nagiging mga seeds, gumagamit naman sila ng iba't ibang paraan. Kagaya sa spore-bearing plants, gumagamit sila ng spores. At sa cone-bearing plants, gumagamit naman sila ng cone para sila ay makapagparami or makapag-reproduce. Okay, that's it for our spore-bearing and cone-bearing plants. I hope you learned well. God bless and have a great day.